Hello everyone! Welcome po sa Chebs TV. So guys, for today's video, andito na naman po tayo naglalakad papunta sa ating next duty. So guys, kung nakita nyo guys, napakainit. Nag-iisa lang po tayo naglalakad. So, wala po tayong payong, wala man po tayong shela. As in, wala po tayong pang laban sa init. So, ganito po guys ang aking everyday routine. Hindi po madali at sorry po. Hindi po madali at napakahirap po ng trabaho sa abroad. So, kailangan lang natin guys ng tiyaga dahil po lahat ng ating pagsisikap para din yan sa atin at sa ating pamilya. So, tiyaga lang guys para sa ekonomiya. So, kahit anong trabaho naman guys, mahirap, di ba? So, kailangan lang talaga natin ng sipag. So guys, napakainit ng panahon. Kasi nainit. Kung nakita nyo guys, ang init-init tingnan nyo. So, yan. Dumadaan pa ako kung saan ako makadaan ng medyo malapit. So, 1:20 na. Kailangan natin bilis-bilisan para po mag-adjust lang tayo ng 30 minutes kasi nga 1:00 ang pasok natin. So, magiging 1:30 na po. Yan. Mag-out po tayo, 6:30. Yan po. So, ganyan lang guys ang buhay ko everyday. Kahit mahirap, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil guys, mas maswerte pa rin po tayo dahil kahit pa paano meron po tayong trabaho. So guys, tingnan nyo guys ang paligid, napakainit. And walang naglalakad guys, ako lang talaga, ako lang ang masipag. So siguro hindi lang po tayo maarte. Kaya yun. Wala, hindi po tayo natatakot na mainitan. Tsaka hindi po tayo natatakot na umitim kasi hindi naman po, wala namang ano yan, magbabago eh. Sim din yan eh. Guys. So, mga ka-chubs. Basta guys, sipag at syaga lang ang kailangan para maabot natin kung ano yung mga gusto natin sa buhay. So, hindi man siya totally 100% maaabot natin ang mga bagay na gusto natin. Pero at least, di ba guys, kahit pa paano, mayroon po tayong mapagkukunan ng ating pang-araw-araw. Mayroon po tayong papadala sa ating mga pamilya. So, yan po ang pinaka-importante sa lahat. Akala ng mga tao sa abroad, sa Pilipinas, madali lang ang buhay abroad, guys. Napakahirap pala kung alam nyo lang. Number one, guys. Kailangan mo makisama sa mga amo mo. Lahat. Kung ano man yung mga ugali nila, kailangan pakisamahan, kailangan pa kumbaba, lahat-lahat, guys. And, maliban doon, pangalawa, trabaho. Bawal po tayo magreklamo. Instead lang guys, kung nakakaano na, kumbaga, hindi na naaayon sa work natin. Pero, kung hindi lang naman tayo sinasaktan, at saka kung, like for example, sa mga pagkain, huwag na natin isipin yun. Napakamura ng pagkain sa abroad. Napakamura po ng pagkain sa Dubai. Dito po kayo makakakain ng iba't ibang pagkain na napakamura. So,
Guys, wala po kayong dapat ikabahala regarding sa pagkain. Sa baba mo. So guys, andito na tayo. Magpapahinga tayo saglit lang. Sobrang init po. Huwag muna po tayo pumasok sa loob. Dahil po, sobrang init sa labas at napakalamig din po sa loob. So, pahinga tayo saglit lang guys. Maging relax tayo kahit saglit lang. So, kung naririnig nyo po na ano po yung mobile natin, tumutunog, it means po mayroon na po tayo wifi. So, yan po. 5 to 6 hours po, wala po tayong signal. Dahil po, nasa labas tayo. And, bawal po tayong gumamit ng... Hindi naman nila ako pinagbawal ng cellphone, guys. Kaya lang ako lang talaga ang nag-adjust sa sarili ko na hindi ako basta-basta gagamit yung cellphone kasi focus talaga ako sa work ko. So, guys, okay lang kung naglilinis tayo. And, yun, guys. Wala tayong dapat ikabahala kasi linis lang tayo or tulad dito, linis lang ako nalinis. So, pag mayroon po tayong inaalagaan, bawal po tayo gumamit ng cellphone. So, yan guys, focus talaga ako kasi ayoko magka-problema and kailangan talaga ng attention yung trabaho natin sa morning. So, mga ka-chubs, pagpasensyaan nyo na po yung aking mga videos na ina-upload and I hope so na hindi po kayo magsawa sa aking mga videos and thank you so much sa inyong lahat, sa especially po sa mga totoong kaibigan na talagang hindi po so na nagsasawang panoorin na aking mga in-upload na videos. So guys, sobrang thank you po and napakahirap po magpa-load sa Pilipinas, di ba? But they try their best na para lang po na mapanood ako and napakamahal din po ng load pero talagang sinisikap nila mapanood lang po yung mga videos ko. Sobrang na-appreciate ko po and sobrang salamat sa inyong lahat. So guys, pahinga-hinga tayo saglit lang ha kasi talagang napaka-init talaga as in galing po tayo sa init and hindi po pwede na ano po guys, hindi po pwede na basta-basta na lang tayo papasok sa lamig kasi may tendency po na magkakasipon tayo or basta po may mga side effect po yung mga ganyan yung galing ka sa init din bigla ka lang papasok sa lamig guys. So yan guys, so mga ka-chubs, mahirap pero masaya kasi alam nyo ba kung bakit guys? So kung di po tayo maghirap, wala po tayong pera. Kung di tayo magsipag, wala po tayong sahod. So yan po, kailangan lang talaga ng tiis. Siguro sa iba guys, hindi nila magagawa ginagawa ko kasi nga, tingnan nyo guys, 12:30, tanghaling tapat, 1 o'clock, naglalakad po tayo sa napakainit na panahon. Tumitirik yung init sa sobrang, as in, mainit talaga guys, pero hindi ko yun, ano, hindi ko yun, kumbaga hindi ako natatakot. Talagang nagsisipag po tayo. So, yan lang kailangan natin mga ka-OFW. Ewan ko lang sa iba. So, mayroon naman kasi mga, hindi ko naman nila lahat, mayroon naman kasi mga dito, nakapagtrabaho lang sa opisina. Akala mo kung mga sino na yan po sila. So, based on my own experience po na nakatanggap po tayo ng hindi maganda na sinabihan tayo na hindi tayo kalibyal. So, ano ngayon dahil sumusuot lang po tayo ng pangbahay pagpapasok sa work. Yan po. So, be proud pa rin, di ba? At least, guys, hindi tayo nagbibigay ng sakit ng ulo sa ibang tao, di ba? Kahit outside lang tayo. So, yan po ang pinaka-importante sa lahat. So, guys, tingnan nyo yung noo. So, ang dami ko ng mga kaibigan na talagang gaganda ng mga work. Nag-work yung mga... dami ko po as in mga kaibigan dyan na mga like nurses, mga engineers, mga... basta marami po mga mababait na mga kaibigan. Especially po sa isa kong kaibigan na ngayon po, nasa ibang bansa na siya. Taga, ano yari, Ilocano siya.
Guys, ngayon ko lang po nalaman, napakabait niya talaga, as in, ngayon ko lang po nalaman na yung trabaho niya po is engineer, kung hindi pa po nagpush yung kapatid niya, hindi ko po nalaman talaga. Pero alam ko po engineer siya, pero hindi ko lang totaling sure. Pero po alam niyo, napaka, sobrang napakabait at sobrang napaka humble, as in. So, wala talagang sinasabi na, ay, ganito yung work ko, ganyan ang work ko, so, ganitong sahod ko, di ba guys? So, kung sino pa nga yung mga magaganda ang work, sino pa yung malalaking sahod, sila pa yung mga mababait, at saka sila pa yung mga, alam mo, yung mga tahimik. Pero yung mga, ano lang, yung mga nagpipiling-piling, yung mga piling-piling lang na, ano guys? So, patama na naman. Patama sa iba, patama sa sarili. So, guys, yeah. Kung sino pa yung mga trabaho na ano, na akala mo at least ako ya guys, hindi ko kinakahiya yung pagiging atsay ko, and so from the proud back mo dyan, and kaya lang po yung mga iba kasi nakapagtrabaho lang po sa opisina, akala mo kung mga yung may-ari na rin ng opisina kasi pag makapag-asta sa kapwa nila, akala mo, di ba? So kapwa mo rin Pilipino yun guys, so hindi po lahat, marami pa rin mababait at saka as in mababait, marami pa rin kasi siguro dahil po naka-experience lang po tayo ng hindi maganda sa mga ganyang tao. So guys, hanggang dito na lang po ang aking videos, and see you in my next vlog po. Sobrang thank you sa inyong lahat, thank you po sa inyong support, and I hope so na mag-ingat po tayo lagi, and always po tayo magsuot ng ating mga mask kahit saan po tayo magpunta, and we pray always po na, I hope so na one day na magiging normal din po ang lahat, hindi po madali, and wala, hindi natin alam ang magiging mangyayari pa sa susunod. So always na lang po tayo think positive. So wag po tayo mag-isip ng mga sobra sa ating mga problema, kasi ang problema hindi rin niya nauubos. So guys, ang dami ko na nasabi. See you in my next vlog guys. Thank you so much sa inyong lahat. Bye bye po. God bless us everyone and be safe everyone. Hello guys, bye bye.